Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago. Isang kaibigan, kagabay at matatagpuhan, Diyos na laging nakalaan. Kayo, Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming ninanasa. Sa aming buhay, bibigyang kaluguran para rangalan inyong dakilang pangalan. Hindi ko malilimutan ang ginawa ng Diyos. Ang buhay ko'y binago at kanya tinubos, binigyang kapayapaan ang aking isipan. Kagalakan sa kanya'y naranasan. Salamat sa Diyos at ako'y natagpuan. Minahal sa kabila ng pagkukulang, katapatan niya'y aking papupurihan. Siyang Diyos noon, ngayon at kailanman. Hallelujah! Salamat sa Diyos at ako'y natagpuan. Minahal sa kabila ng pagkukulang, katapatan niya'y aking papupurihan. Siyang Diyos noon, ngayon at kailanman. Si Jesus ang katuparan, tagumpay na inaasam, nagbibigay liwanag sa madilim na daan. Hallelujah! Kinabukas ang inaalala'y kanyang hahawakan, may katiyakan, palaging sasamahan. Si Jesus ang katuparan, tagumpay na inaasam, nagbibigay liwanag sa madilim na daan. Hallelujah! Kinabukas ang inaalala ay kanyang hawakan, may katiyakan, palaging sasamahan. Kinabukas ang inaalala ay kanyang hawakan, may katiyakan,
Yes, hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, kinabukas ang inaalala ay kanyang hawakan, may katiyakan, palaging sasamahan. Salamat po, O Diyos, sa katiyakan na lagi kayong kasama. Tulungan niyo kami na palaging manatili sa inyong mga salita, sa inyong pag-ibig, sa inyong kalooban. To God be the glory. Salamat po sa inyo, O Diyos. Hindi ito wishful thinking. Hindi ito false hope. Hindi ito blind faith. Ito'y buhay na pananampalataya. It is a guaranteed hope. O, praise you, Jesus. Salamat po sa inyo. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Aral tayo ng kanyang salita. Napaka, dali lang po, iayos ko itong aking itong gitara. Napakapalad natin kasi yung pag-asa natin ay tiyak. Sigurado. Hallelujah. Praise you, Jesus. Good morning po sa inyong lahat. Mas maaga ako nag-umpisa para mas makakanta ako ng mas mahaba at makapagpuri sa Panginoon. Dahil ang ating Diyos ay dakila. Siya ay nagpapakita ng kanyang kadakilaan sa mga taong umaasa sa kanya. Sa mga taong ang pag-asa nila ay talagang sa Panginoon. Yung mga taong nag-aantay sa tugon ng Panginoon. Nagpapakita ang Diyos na tapat. Hindi ka mabibigo kung inaantay mo yung pagliligtas ng Panginoon. Ang totoo, sabi rito sa Panaghoy. Babasahin ko sa inyo, Panaghoy. Pagkatapos po ng ano? Jeremias, pagkatapos ng Jeremiah, yung aklat ng Panaghoy, Lamentations. Pensya na po kayo medyo, yan. Panaghoy chapter 3. Sabi rito, Panaghoy chapter 3. Kasi ang daming kabiguan, ang daming kabigatan ni Jeremiah nung inaalala niya yung sinapit ng Israel, yung kabiguan ng bansa. Panaghoy chapter 3 mula sa verse 18. Chapter 3 mula sa verse 18 hanggang 26. Panaghoy chapter 3 verse 18 to 26. Lamentations chapter 3 verse 18 to 26. Pakisulat po ninyo yung verse. Lamentations chapter 3 18 to 26. Sa Tagalog po ay Panaghoy. Oh, babasahin ko na po. Nag-iintay lang ako na yan. Panaghoy. Verse 18. Ganito sinasabi. Nawala na ang karangalan ko at lahat ng pag-asa sa Panginoon. 19. Napakasakit isipin ng mga paghihirap ko at pagdurusa. Now, bakit sinasabi ni Jeremias ito? Nagdadalamhati siya, nagdurusa siya alang-alang sa Israel. At nagdurusa rin siya dahil sa kanyang sarili, dahil sa dinaranas niya para sa Panginoon. Tuloy tayo. Kaya sabi niya, napakasakit isipin ang mga paghihirap ko at pagdurusa. Verse 20. At kung palagi ko itong iisipin, manghihina ako. Napakadaling panghinain ang sarili. I-meditate mo lang yung problema. No, gatungan mo lang yung mga sitwasyon. Eh kasi ganito na nga nangyari, tapos ganyan na, tapos ito na, yan na nga po, sabi ko na nga ba, tapos ganyan na, yan na, dire-diretso na. Napakadaling panghinain ang sarili. Sabi niya rito, at kung palagi ko itong iisipin, manghihina ako. Verse 21, pero nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naaalala ko, nanunumbalik raw yung pag-asa niya kapag naaalala niya. Ano yung inaalala niya? Kapag naaalala ko, saan ba tayo? Pero nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naaalala ko na ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan, yan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Araw-araw ay pinapakita niya ang kanyang habag
dakila ang katapatan ng Panginoon. Kaya sinasabi ko sa aking sarili, ang Panginoon ang lahat para sa akin, kaya sa Kanya ako nagtitiwala. Mabuti ang Panginoon sa mga nagtitiwala at umaasa sa Kanya, mabuting magtiyagang maghintay sa pagliligtas ng Panginoon. Praise the Lord. No, kaya ang sarap awitan ng Panginoon dahil siya ay talagang pag-asa natin. Sa mga tao na inilalagay ang pag-asa sa Panginoon, hindi po sila nabibigo. Tandaan niyo po yan, hindi mabibigo ang taong umaasa sa Panginoon. Now, let me qualify that. Umaasa ka sa Panginoon na gagawin ng Panginoon yung pinakamabuti para sa iyo. Hindi yung umaasa ka sa Panginoon na gagawin niya base sa gusto mo, base sa kung ano yung naisip mo. Dahil yung naisip natin minsan, yung gusto natin minsan, hindi yun yung kalooban ng Panginoon. Kaya pagka ang pag-asa mo ay gagawin ng Panginoon kung ano yung gusto ko, susundin niya yung gusto ko, naku, maling pag-asa yan. Ang pag-asang tama na nakakasumpong ng tagumpay ay ano? Umaasa ka na gagawin ng Panginoon yung pinakamabuti para sa iyo. Nananampalataya ka na magagawa ng Panginoon anuman yung kanyang kalooban sa iyo. Gaano man kahirap, gaano man ka kasalimuot, nagtitiwala ka pa rin sa Panginoon. Okay, praise the Lord. Bumalik na tayo sa ating pag-aaral sa John chapter 15. John chapter 15, verse 6. Nasa verse 6 po tayo ngayon. At hindi ko nababasahin ng mahaba, ano, pa isa-isang verse na po tayo. So mag-uumpisa tayo sa John chapter 14, verse 6. Sabi po rito, no? Pakilista niyo po uli. John chapter 15, sorry. John chapter 15, verse 6. Tama po kayo. Sabi po rito, ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sangang itinatapon at natutuyo at pagkatapos ay tinitipon at inihahagis sa apoy para sunugin. Una, sabi sa atin, doon sa mga napag-aralan natin ng mga unang araw, yung nananatili sa Panginoon, no, na nakakabit sa sanga, napanood niyo po ba yung video na pinost ko kahapon tungkol doon sa nagpuputol ng mga sanga na hindi kailangan doon sa ano, sa puno ng ano, sa puno ng ubas. Napanood niyo po ba? Kung hindi niyo pa napapanood, balikan niyo, panoorin niyo. Ganun ang ginagawa ng Panginoon. Yung walang pakinabang, yung hindi nagbubunga, tinatanggal 'yon. At pagkatapos raw, tinitipon at natutuyo, itinatapon at natutuyo at pagkatapos ay tinitipon at hinahagis sa apoy para sunugin. Yung mga sanga. Teka, pagka sinabing sanga, ibig sabihin nakakabit dun sa puno. Hindi ito yung mga ligaw na twigs, ligaw na mga sanga-sanga lang sa lupa, mga nakakabit sa puno ito. Naintindihan niyo po ba? Nakakabit sa puno ito. Kaya lang, hindi nagbubunga. Kaya ano nagagawin? Ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sangang itinapon at natutuyo at pagkatapos ay tinitipon at hinagis sa apoy para sunugin. Mga sangang hindi nananatili. Dati, nakadikit. Kaya lang, nawala. Hindi nananatili. Pagka, imagine niyo nga kung merong sanga na natanggal doon sa, anuhin ko, no? Linawin ko po yung gusto ko sabihin, ano po. Dati siyang nakadikit. Kaya lang, hindi na natili dun sa sanga. No, for one way or the other, one reason or another, hindi siya nakadumikit at nalaglag or wala na siya. Wala na siyang buhay kasi hindi na siya dumikit dun sa sanga. Ano nangyayari raw? Nalalanta. Hindi mo kayang mabuhay na wala ang Panginoon. Manlalata yung iyong spiritual life. Manghihina ka. Yung mga tao na ano, isa sa dahilan kung ba't yung mga tao ay lumalayo, halimbawa, umaalis sa fellowship, ayaw magsimba, umiiwas muna, pag may nagawang mali, pagka may nakaaway, ay pahinga muna ako, alis muna ako, papalipas muna ako, lalo kang manlalata. Lalo kang manghihina. Pagka ikaw ay nanlalamig,
dikit sa Panginoon, lapit sa Panginoon, manatili sa kanyang mga salita. Dahil pagka hindi, manlalata ka, titipunin at susunog. Ibig sabihin, maisasantabi ka. There is no hope apart from unity with Christ. Ngayon, verse 7, kung nananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y nananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin nyo. Now, iko-qualify ko po ito ha. Ipapaliwanag ko sa inyo kasi yung iba, mali yung pangunawa dito sa salitang, dito sa verse na ito. Ulitin ko muna, tapos babasahin ko hanggang verse 8. Sabi sa verse 7, kung nananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y nananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin nyo. Verse 8, napaparangalan ang aking ama kung namumunga kayo ng sagana at sa ganitong paraan ay ipinapakita nyong mga tagasunod ko kayo. Ano ibig sabihin ng kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y nananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin nyo? Ano ba yung hinihiling dito? Kasi palagi nating ini-interpret na material blessing ito. O basta stay lang tayo sa Panginoon, magpatuloy lang tayo sa ano, sa Bible study, stay lang kayo ha, lagi kayong dumalo. At tiyak, bibigyan kayo ng Panginoon ng bahay. Kasi hihilingin mo raw kahit ano eh, at ipagkakaloob ng Panginoon sa iyo. Now, gusto talaga tayo ng Panginoon i-bless. Pero kung titignan nyo yung context po nito, nitong kahilingan, anong klaseng kahilingan? Sabi sa verse 8, napaparangalan ng aking ama kung namumunga kayo ng sagana. Balik tayo dun sa sanga ng, ano, ng ubas. Tapos, no, sa puno ng ubas, tapos may sanga na hindi pinutol. Ito yung sanga na nanatili at yun yung tutubuan ng bunga ng ubas. Ano gusto nung sanga na yon? Walang ibang hihilingin yung sanga na yon. Hindi siya humihiling ng covering o ano paman. Ang hinihiling niya ay anumang nutrients, anumang sustansya na manggagaling dun sa puno para siya ay magbunga. Kasi sabi sa verse 8, mapaparangalan ng ama ko kung mamumunga kayo ng sagana. So nais ko i-suggest sa inyo yung kahilingan na tinutukoy ng Panginoon dito ay kahilingan na magbibigay sa iyo ng bunga na masagana. Hindi ito yung kahilingan na material na gusto mong magkaroon ng ganito, gusto mong magkaroon ng ganyan, gusto mong makapunta dun sa ganon, gusto mong sagutin ka nito. Ang kahilingan na itinutukoy dito na I'd like to suggest to you ay kahilingan para ikaw ay magbunga. No? Anumang pangangailangan mo para maging effective ka, para maging masagana ka, para maging, no, maging liwanag ka, maipakita sa iyo yung kaluwalhatian ng Diyos, isusupply sa iyo ng Panginoon yan, ibibigay sa iyo ng Panginoon yan. Bakit? Dahil napaparangalan ng Ama pagka nagbubunga ka ng masagana. Amen. Naintindihan niyo po ba? No? Kalimutan muna natin yung material na mga bagay. Lumalaki yung mata natin eh. Pagka sinasabi, hilingin raw kahit ano. O sige, hilingin nyo na. O ano gusto nyo? No, no, no. Ang pinag-uusapan po rito mula sa verse 1 ay yung pagbunga mula dun sa puno. Pagbunga ng mabubuting bagay. Pagbunga ng layunin ng Diyos sa iyo. Pagbunga ng kaluwalhatian ng Panginoon, kadakilaan ng Panginoon. Pagbunga ng mabubuting gawa. Pagbunga ng kaligtasan sa ibang mga tao. Now, anong sabi sa verse 8? Napaparangalan ng aking ama kung namumunga kayo ng sagana. Yung hindi lang, meron pa tayong tinatawag na fruit of the Spirit, hindi ko babanggitin yan ngayon. Kasi hahaba tayo ng hahaba. Pero meron pang bunga ang banal na Espiritu. Pag ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa iyo, at ang gusto mo palagi ay masunod ang Panginoon. Lagi kang nakikinig sa kanyang mga salita at sinusunod mo yung kanyang mga salita at unti-unti hinuhubog ka ng banal na Espiritu, binabago ka para maging kawangis ka ng Panginoon. Ano nangyayari sa iyo? Nagiging kawangis ka nga at nagbubunga ka, whatever you do, it prospers. No, nagiging matagumpay. Ang sino mang nananatili sa salita ng Panginoon. Kasi ang focus dito yung nananatili sa akin. If you remain in me and my words remain in you.
ang hihilingin mo raw lahat at ipagkakaloob sa iyo. At isinasuggest ko sa inyo, ang kahilingan na tinutukoy dito ay yung kahilingan na maging mabunga. Yung kahilingan na makakatulong sa iyo na magliwanag ka. Now, pumunta kayo sa aklat ng Salmo, Psalms chapter 1. Salmo chapter 1. Kung meron kayong naiisip na ganito, ay ganoon, maging mabunga pala, hindi pala yung tungkol doon sa material, akala ko pa naman bagong cellphone, akala ko pa naman bahay. Naku, hindi nyo naiintindihan mga kapatid. Yung taong nagbubunga sa mabubuting gawa, oh hallelujah, angat sila sa mundong ito. Sila yung nakakaranas ng mga kadakilaan ng Panginoon. Ang focus kasi palagi natin eh, para sa atin yung established, ibig sabihin ay materially stable. Hindi. To be established means ang presensya ng Panginoon, ang kalwalhatian ng Panginoon ay nakikita sa iyo. May ginagawa kang ministry, kahit sa trabaho mo, ang nakikita sa iyo ay tagumpay. Lahat, at palaging merong kaakibat yan na ano, mga kaluluwa na naliligtas. Pumunta muna tayo sa Salmo chapter 1. Paumanhin na ninyo ako, no? Punas ako ng punas. Napakainit po rito sa Dubai. Kaya lang, mas pinipili ko nang nandi dito sa loob ng kusina, kahit na medyo mainit, kasi nakakapagsalita ako ng malakas. No? Nakakasigaw ako, pwede akong kumanta ng malakas, at hindi ako makakaabala. Salmo chapter 1. Psalms chapter 1. Mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masama, o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong sa Diyos ay kumukutya. Psalms chapter 1, Salmo chapter 1, or Awit chapter 1. At sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon. At araw-gabi ito'y kanyang binubulay-bulay, ang katulad niya'y isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa, na namumunga sa kapanahunan at ang dahon ay hindi nalalanta, magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa, magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Ganun ang mangyayari pagka ikaw ay nananatili sa Panginoon. No? Sumasagana ka sa mabubuting gawa, anumang proyekto na ginagawa mo para sa Panginoon ay laging nagkakaroon ng bunga. Nakikita ng mga tao na iba ka, hindi ka nalalanta. Yung iba napapagod na, yung iba nanghihina na, pero ikaw, dahil nananatili ka sa Panginoon, sa kanyang mga salita, sumusunod ka sa kanyang mga salita, nako, lagi kang tagumpay, hindi ka na natatalo. Mga kapatid, at yung buhay mo ay ano nangyayari? Nagiging karangalan ng Ama. Nakakita na ba kayo ng mga magulang na nagpunta sa recognition? Tatawa ako minsan eh, pagka inaalala ko yung anak kong bunso eh, nung kinder. Alam nyo naman sa kinder, lahat may honor dyan, lahat may award. Anlikot na bata, most explorative. Ha? Ang ingay ng bata, tuwing nagkaklase, most active. Talagang lahat ng award at yung anak ko nung graduate ng kinder, talaga namang apat yata yung sabit, no? Tagagalawa kaming mag-ina, yung ng misis ko. Lahat po ay most active. Ah, talagang tuwa yung ano. Tapos, uuwi sa bahay, yung mga nanay ang maganda ang lakad. May nakita pa nga ako, yung nanay, may medalya rin eh. So, best mother, no? Best guardian, no? Talagang ano, helper, no? Tapos, may medal din yung nanay, yung anak naman, ayaw ho ba rin yung marami mga medalya, naglalakad sa may kalye, oh. Magkasama silang dalawa, tuwan-tuwa naman yung nanay. Yung bata, ganun-ganun. Yung nanay din, ano rin siya, oh. Talagang, ano, screen, ano tawag ron? Screen mother ba yun, oh? Ano? May tawag sila ron, eh. Karangalan ng magulang, pagka nasasabitan yung anak niya. At pagka nagkukwentuhan yung mga, ano, yung mga magkukumare. Ay, alam mo ba si Junior? Apat ang sabit. Alam niyo ba si ano? Best in ano siya? Ikinakarangal ng magulang yung kanyang anak na namumunga, na may accomplishment,
Ganun din sa Panginoon. Sa palagay niyo ba, gusto ng Panginoon na lagi ka nalang bumabagsak? Lagi ka nalang nanghihina? Pastor, pag-pray niyo ako, bumagsak na naman ako. Ayun, stage mother. Salamat sa aking mahal na asawa. Stage mother. Ang Panginoon, ang pinakamatindi sa lahat, ikinararangal niya tayo pagka tayo'y nagtatagumpay. Kaya nga ang gusto ng Panginoon, manatili ka sa akin. Hindi ka makakapagtagumpay pagka yung emosyon mo ang nasa harapan mo. Pinagtatanggol mo yung damdamin mo. No, sumunod ka sa Panginoon. Sa palagay niyo ba, natutuwa ang Panginoon na makita kayo na, ayan, nasa panghihina na naman. Ayan, nadaya ka na naman ng kaaway. Ayaw ng Panginoon, no? Ang gusto niya yung mga anak niya ay kagaya niya. Gumagawa ng mabuti dahil yung katangian ng Diyos ay nasa kanila. Pumunta tayo sa ano, mga kapatid? Unang Juan, 1 John. May papakita ako sa inyo. Unang Juan, hindi po yung aklat ng Juan. Yung mga sulat pa ni John sa dulo. Si John din na nagsulat niyan. Lapit na tayo matapos. Aklat ng Unang Juan. Kung gusto nyong hanapin, mag-umpisa kayo sa dulo, yung Revelation, yung pahayag. Ang susunod sa pahayag, ang mauuna sa pahayag, Judas. Pagkatapos ng Judas, nandun na yung mga sulat ng Unang Juan, Pangalawang Juan, Pangatlong Juan. Doon tayo sa Unang Juan. 1 John. Hallelujah. Sa marami ito eh. O sige, bibigyan ko kayo ha. Chapter 2, Unang Juan, chapter 2, verse 24 muna. Sabi rito, huwag ninyong kalimutan, Unang Juan, chapter 2, verse 24 hanggang sa mga sumusunod. 1 John, chapter 2, verse 24 hanggang sa mga sumusunod. Sabi rito, huwag ninyong kalimutan ang mga natutunan ninyo mula pa noong una, upang patuloy kayong mamuhay ng may pagkakaisa sa anak at sa ama. Huwag niyong kakalimutan yung natutunan niyo, yung noong pa. Para, ano sabi raw rito? Upang patuloy kayong mamuhay ng may pagkakaisa sa anak at sa ama. Ito yung sinasabi na, you remain in me, nananatili ka sa akin. May pakikipag-isa ka sa ama, sa anak at sa ama. Sa ganoon, mapapasa inyo ang pinangako ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. Oh, abanti tayo. Sa verse 28. Ilista nyo na lang, ha? Babasahin ko na para mabilis. Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang magkaroon tayo ng kapanatagan sa Kanyang pagbabalik at hindi tayo mapahiya pagdating ng araw na iyon. Alam ninyo na si Kristo ay matuwid, kaya makasisiguro kayo na ang lahat ng taong gumagawa ng matuwid ay mga anak ng Diyos. Pagka nananatili ka sa Panginoon, automatic yan, gumagawa ka ng matuwid. Hindi dahil sa binabatasan ka o may nagbabantay sa'yo o nakalagay sa bulletin board yung mga guidelines, no. Ang Espiritu ang nagtuturo sa'yo, atras po ako ha, atras ako sa verse 27. Verse 27, atras ako. Kung tungkol naman sa inyo, ang banal na Espiritu na tinanggap ninyo kay Kristo ay nananatili sa inyo. Kaya hindi na kailangang turuan pa kayo ng iba, sapagkat ang banal na Espiritu ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay, at ang mga itinuturo niya ay katotohanan at hindi kasinungalingan, at gaya ng itinuturo niya sa inyo, manatili kayo kay Kristo. Magkakaugnay po yan. Pagka nananatili ka sa salita ng Panginoon, you are focused on Jesus all the time, focused on Jesus all the time. Ang Espiritu rin, ang Holy Spirit ay kumikilos sa iyo, ipinapaalala niya sa iyo ang Panginoon, at ano nangyayari? Nakakagawa ka ng matuwid, hindi sa sarili mo, kundi dahil sa Panginoong Jesus na nasa sa loob mo. Ano yung sabi ni Pablo? I can do all things through Christ. It's by Christ alone, sa pamamagitan lang ng Panginoon. Huwag mong isipin na hindi ka nagme-meditate tungkol sa Panginoong Jesus. Wala kang panahon sa Panginoon, puro ka sa paglalaro, no? Puro ka sa panonood ng TV, ng YouTube. You think lalakas ang espiritu mo para makagawa ka, makalabang ka sa mga gawa ng kaaway? No.
Huli ka na ng kaaway. I-distract ka niya. Hindi pa tapos yung pinapanood mo. Ipapakita na sa iyo yung susunod na palabas sa susunod na linggo na mas maganda pa. Hindi pa natatapos yung pinikula na pinapanood mo sa YouTube. Meron ka na nakikita na panibagong pinikula. Mauubos na yung oras mo ron at yung espiritu mo nanlalata. Pero kung nananatili ka sa Panginoon at nagbubulay-bulay ka sa kanyang mga salita, oh, you are strong. Chapter 3, verse 1. Malapit na tayo magtapos. Chapter 3, verse 1. Pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Oh, hallelujah. Yan ang palagi mong isipin. Huwag mong isipin yung wala nagmamahal sa akin. Buti pa sila, meron. Ako, wala. Sabi rito, pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Mahal ka ng Ama, yun ang imaginin mo, yun ang imeditate mo. Gaano ba ako kamahal ng Ama? Tuloy, tinawag niya tayong mga anak niya at tunay nga na tayo'y mga anak niya. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. Pagka ikaw ay tinawag ng Panginoon, ikaw ay anak ng Diyos, yung pag-ibig niya'y nasa sayo, you are so different from the world. Ibang-iba ka sa buhay ng mundo. Yung bunga na lumalabas sa iyo, the product of your life is so different from the product of the life of someone in the world. God bless aking kaklase, Pastor Ray. No? Pagka ang Panginoon ang nasa sa iyo, ang meditation mo ay ang pag-ibig ng Panginoon, huwag kayong magsabi sa akin na okay lang na ikaw ay namumuhay ng ganito, kagaya ka nung iba, ganito, total, nasa Panginoon ka. No, pagka ang meditation mo ay yung pag-ibig ng Diyos sa iyo, you become so different from the world, hindi ka na makilala ng mundo. Ang sabi na sa iyo ng mga kaibigan mo, ano ka ba? Ibang-iba ka na ngayon, ha? Bakit? Dahil pilit na pilit ka? Hindi. Kasi ang meditation mo ay yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. And His love changes you. Pag-ibig ng Diyos, mabago sa iyo. Verse 6. Laktaw tayo, verse 6. Pero ini-encourage ko kayo, basahin niyo yung buong chapter 2, basahin niyo yung buong chapter 3. Dahil ang nagsulat nito ay yung nagsulat din ng aklat ng Juan. Verse 6, sabi rito, ang sino mang nananatili kay Kristo ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi pa nakikita, hindi pa nakakita o nakakilala sa Kanya. Hindi po pwedeng ang Panginoong Jesus ay nasa sayo tapos nagbubunga ka ng kasalanan. Hindi, ang nananatili kay Kristo hindi nagbubunga ng kasalanan tapos nangangatwiran. Ang nananatili sa Panginoon ay nagbubunga ng matuwid. Nasa puno ka ng puno na matuwid, kaya ang nagiging bunga mo ay katuwiran. Hindi yung ang bunga mo ay mali tapos nangangatwiran ka. Kaya again, no, paumanhin na ninyo ako. Yung palaging sinasabi ng iba na ang tagal mong naglingkod sa Panginoon, tapos bigla ka nagkasala, tapos namatay ka, ligtas ka ba? Bakit ba masyado na lang palagi? I-meditate mo yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Sumunod ka sa kalooban ng Panginoon. I-meditate mo yung salita niya. Tignan mo kung ano yung sinasabi sa salita ng Diyos. Focus on the Lord Jesus and then you become strong. Then the sins of the world would be tasteless. Mawawalan ka ng panlasa. Kaya yung isang pinost ko na awit din, nung isang linggo pa yata yon, I need thee every hour. Oh, precious Lord. At sabi sa chorus, I need thee, oh, I need thee, every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior, I call to thee. Ang taong nananatili sa Panginoon, naiintindihan niya. Napakapalad niya, naiintindihan niya yung kagalakan, yung kasaganaan sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. At hindi ka natatalo dahil yung salita ng Diyos ay dadalhin ka sa pagtatagumpay. At ano ultimately, ano ang nagiging result niyan? Sa verse 8, napaparangalan ng aking Ama, John chapter 15 po. Bumalik ako ron dahil magtatapos na tayo. John chapter 15 verse 8, napaparangalan ng aking Ama kung namumunga kayo ng sagana at sa ganitong paraan ay ipinapakita niyong mga tagasunod ko kayo. Iba nagsasabi, hindi kinakailangan ng
Ebidensya. Ang ebidensya, lumilitaw na lang. Pagka ikaw ay nakakabit sa puno, na ang puno ay ang Panginoong Jesus, ang lumilitaw sa iyo, anything that is of Jesus, you become like Christ. At ang ama naman, tuwang-tuwa. Hindi nahihiya ang ama na sabihin, ito, mga anak ko ito. Hindi siya nahihiya na sabihin, ako ang Diyos niyan. Ako ang Diyos niyan. Pahabol na talata, ano? Sa Hebreo chapter 11, pahabol lang na talata bago tayo magtapos. Sa Hebreo chapter 11, dito tayo sa verse 'to, basahin niyo na lang buong chapter ha. Basahin niyo na lang buong chapter. Tapos dito ako sa ano, sa talatang verse 16, chapter 11 verse 16, Hebreo chapter 11 verse 16. Tapos basahin niyo hanggang sa dulo ha. Sabi rito, ngunit hinahangad nila ang mas mabuting lugar at ito'y walang iba kundi ang lungsod na nasa langit, kaya hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y tawagin nilang Diyos dahil ipinaghanda niya sila ng isang lungsod. Hindi nahiya ang Panginoon na tawagin, ako ang Diyos niyan. Bakit? Namuhay sila sa pananampalataya nila sa Panginoon. Hindi sila gumaya sa mundong ito. Ang totoo, sabi rito, verse 38, sabi rito, nagtago sila sa ilang mga kabundukan, mga kuweba at mga lungga sa lupa. Hindi karapat dapat ang mundong ito para sa kanila. Anong hinahangad ninyo? Anong prayer nyo? Itong mundo? Kayamanan ng mundo? Eh pastor, ma-establish lang ako rito. Hindi karapat dapat na reward sa iyo ito. Kung ikaw ay nananatili sa Panginoon, mamumulat ka sa katotohanan that you are so rich pagka sumusunod ka sa salita ng Panginoon. At ang Ama naman, very proud of you, proud ang Panginoon sa iyo. At pagka nalugod mo ang Panginoon, oh mga kapatid, hallelujah, purihin ang Panginoon, manatili tayo sa Panginoon. Ano ibig ko sabihin? Sundin natin ang salita niya. Sundin natin ang kalooban ng Panginoon. Ano yung sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 1? Pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Yun ang i-meditate natin palagi at makikita ninyo. Lulutang ka. Magiging magaang ang buhay sa iyo. Kahit na nasa kabigatan ka ng problema, magiging magaang sa iyo. Because the love of God lifts you up. So you see, yung benepisyo ng pananatili sa salita ng Panginoon ay napakasagana, napakarami. Oh, hallelujah. Praise you, Jesus. Ama naming Diyos, tulungan niyo po kami, gabayan niyo kami sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu na manatili sa inyong mga salita, manatili sa inyong pag-ibig. I-meditate namin palagi ito. At hayaan niyo nga po, Panginoon, maging fruitful kami as your children. Maging mabunga kami dito sa mundong ito, sa madilim na mundo. Let your light so shine upon us, O God, and let your light shine through us. At kami ang maging karangalan ninyo, O Diyos. Salamat po, Ama. Pinalalakas nyo kami, ini-inspire nyo kami sa pamamagitan ng inyong mga salita at ng inyong Espiritu. We give you all the glory. We give you all the honor. In Jesus' name, Amen. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. To God be the glory. Ang Diyos ay maluwalhati sa atin. Magkita-kita po tayo bukas. Ano ba ngayon? Saturday na ngayon. Ano po? Ang devotion po natin ay sa Monday na uli. Ang devotion. Pero bukas, patawarin po ninyo ako, lagi kong sinisikap, kaya lang mahirap din po yung naghahanda. Pero pagka Sunday, wala tayong devotion, yun na po talaga ang magiging lesson natin ng aklat ng mga gawa, yung Sunday, imbis na devotion. At yung pinag-aaralan natin ng every devotion, sa Monday na po yun. Monday to Saturday na po yun. At yung Acts, yun na yung Sunday. Panalangin niyo po ako sa Panginoon na patuloy niya akong palakasin. Hallelujah. To God be the glory. God bless po sa inyong lahat. Binabati ko yung mga nasa Taiwan, nasa Qatar,
Pagpalain kayo ng Panginoon ang aking pamilya ng at yung aking mga anak. God bless sa inyo.